Target locked. Yo, what's up guys? So right mga paps, so ngayon ito, nakukuha ko na yung bago kong plate number. Ang laki mga paps, parang ano, parang plato kalaki. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So kahapon mga paps, ano, may tumawag sa akin. Ano, bali, manager pala yun nung doon sa, ano, sa branch, binibili ko yung motor ko. So ngayon sabi niya, dumating na daw yung ano ko, yung bago kong plate number. So since ano, wala ko nga kahapon, nag-out of town ako. So ano, ngayon ko lang kinuha, bago ko lang kinuha. So ito nga mga paps, ito. Kita nyo, ang laki. Ang laki ng bagong plate number. Nakaka-disbeauty na ano natin ng mga alaga natin. Pero wala tayong magagawa eh. Kailangan tayo sumunod sa ano, sa batas. Kasi ito kasi yung ano, ito kasi yung bagong plate number. So ngayon mga paps, i-demo ko ito. Kung paano ikabit. Saka yung ano pala, may sticker pala siya. Ano, ito yung sticker niya. RF sticker ID. So ngayon, i-demo ko ito ngayon kung paano natin ito ikakabit sa, ano, sa motor natin. So tara, let's go. May instruction pala yung sticker natin, ano, mga paps, kung paano natin ilagay. So nakalagay dito, this level is part of your vehicle's identification. It should be positioned horizontally on the lower part of the headlamp. Make sure that the surface is clean and dry and the applied level is not contact with metal. So, ano pa nga paps, paiksiin ko na lang. So, dapat nakalagay daw siya sa headlight natin at saka ano, dapat horizontally. So, ito dapat, ito, try natin nga mga paps. So, ganito dapat siya nakalagay. So, since itong headlight ko, maliit na yung surface, ano niya, sa lens niya. Kasi kailangan talaga siya ilagay sa lens. So, dapat, wala kasi ibang malalagyan, ano, yung flat na surface. So, ito kailangan natin, ano, ilagay dito, banda talaga. Ito yung pinaka the best na position kung saan ilagay. So ito pala yung ano mga paps, ito pala yung RFID sticker. So ito yung code niya at saka ito yung plate number. Ito. Ito yung plate number. Yan, plate number at saka ito yung code. So itong sa taas mga paps, sticker din to, parang transparent sticker sa. Ito mismo yung RFID sticker. So ito yung sa taas, parang transparent siya. Ito ata yung protection dito. Itong sa taas na sticker, dapat dito siya ipapatong sa mismong sticker ng RFID sticker. Kasi itong transparent na to, at saka may ano siya, may nakalagay siya dito na letter LTO, word LTO, at saka may hindi masyado makita, at saka may ano siya dito, may eagle. So, paglagay nito dito mga paps, mas maayos yung paglagay natin. Ito, i-slide lang natin, i-slide siya pababa. Ito, tingnan nyo ha. Yan, slide mo lang. Slide. So, ito yung sticker. Ayusin mo lang. Ito. Yan. Ayan mga paps, ayan. Tapos dito sa lalim, hilain mo lang siya. Ito, galin mo to para dumikit siya yung sa ilalim. Ayan. Dapat maayos yung pagkadikit. Ayan. So ngayon ito, ikakabit na natin to sa ano, sa headlight natin. So ito mga paps, first dapat natin linisin yung ano, yung surface. Kasi nakalagay doon, make sure that the surface is clean. Ang galing! Ang galing! So ito, dito natin banda ilagay. Kasi ito yung, ito na yung ano, ito na yung medyo plain na surface. So dito din mo pwede ilagay kasi ano ito, hindi siya plain. Ayan, malinis na. So ngayon ito, ikakabit na natin to. Dito. So dapat mga paps, pagkabit natin dito, dapat maayos yung pagkabit. Kasi pag hindi maayos, pag may mga ano, may mga hangin sa lalim, madali yung matanggal. So ayan, nakakabit na.
pagkabit dito mga paps, ano, madali lang. Ipantay mo lang siya dito at saka dito sa pigilid. Dapat eksakto yung distance niya para ano, para hindi siya natagalid at saka hindi pangitin na. Dapat yung distance niya dito at saka dito, dapat eksakto siya. Tansyahin mo lang mga paps, di mo na kailangan ano. Right, so ayun na mga paps, nakabit na natin 'to, yung bagong sticker ano, bagong plate number natin. So okay naman siya tingnan. Medyo malaki. Medyo ba? Medyo malaki siya. Okay din naman tingnan. Bagay din naman. Right mga paps, salamat nga pala sa panonood. At saka hanggang sa susunod na content ko. Ingat lagi.